Good morning po mga kaibigan. Balik po tayo sa ating vlog ng pagluluto uli. Ito yung mga pinamalengke ko ingredients. Today magluluto tayo ng pansit. Unang binili ko sa isa sa mga ingredients ng pansit ay yung atay ng baboy. Atay ng baboy, manok. Ang atay ng manok dito pag binibili mo nakaganito, naka-tupperware. Pero meron ding mga tingi-tingi na kinikilo. So isang ganito, mga kulang-kulang isang kilo, 0.940 kilograms, halos isang kilo, 3 pounds 49, yan po yung presyo niyan. I-convert nyo na lang po ito sa 65 po ang palitan ngayon sa pounds. Ayan, so next ito, binili ko bell pepper, lalagyan lang natin yan pasarap yan. Tapos yung chicken, halos lagpas isang kilo to, mabigat. Bili ko lang dyan 2 pounds 50. Tapos yun ang pinakamasarap sa pansit, lalagyan mo ng chorizo, but dito ano tawag dito, cabanossi. Saan gawa ito? Madalas dito sa London ang ganitong gawa, galing sa Poland eh. Saan ba ito gawa? Huwag ko kung saan ito gawa. Yo, Poland nga kasi nakalagay dyan oh. Polandia. Podania? Ah, hindi. Podania eh. Bahaya mo sila kung saan yan. Tapos itong ating cabbage. Cabbage po dito is heart shape. Hugis puso po yan. Kaya pag nagluluto kayo, masarap yan kasi may puso. Yan. Okay, yan. Tapos, itong celery natin. Ang dami niyan, pero hindi naman natin iahalo lahat. Yan. Napindot yung alarm. Ano to? Extra lang yan. Pangano lang yan. Tapos, ang ating bihon. Bihon natin. Yan. Nag-alarm po ang ating carbon monoxide. Pansit. Yan. So, yan. Kompleto na tayo sa Ricardo's na yan ha. So hindi ko na muna papakita yung ang iba pang gagawin, mamaya na uli. Ay nga pala, meron pa pala tayong extra pa Baguio beans. Baguio beans ito, sa atin Baguio beans tawag dito, pero dito green beans lang yan. Dagdag natin yan dyan. So marami-rami yan, masarap yan. Okay. Okay guys, bago tayo maghihiwa ng ating pansit, unahin nating pakuluan muna yung ating chicken. Dito natin pakukuluan para yung magiging sabaw nung pinagpakuluan natin ng chicken, yun yung gagamitin natin mamaya sa pagbuboil ng pansit. Yun yung ihalo natin mamaya sa pansit. So, pakuluan muna natin to. Guys, sugasan muna natin ang chicken. Ayan. Okay. Pagkaluto niyan mamaya, hihimayin natin yan para panghalo dun sa pansit. Okay, tapos na natin sugasan. Takpan na natin at palalambutin natin. Uy, mali yata yung takip ko. Takip niya. Yan. Sakto. So, ayan. Sisindihan na natin yung kalan. Ayan. Umpisa na siya. Pagka lumambot na yung chicken, palalamigin natin ng konti, saka natin himayin. Okay, ito na yung mga ingredient natin. Atay, chorizo, cabbage, beans, baguio beans. Oh, yun ang baguio beans kong binili ah. Then celery, carrots, then bell pepper. Maghihimay na tayo. Okay guys, hindi ko na pinakita kung paano ko pinaghihiwa itong mga to. Ito yung carrots at saka
bagyo beans natin, pinagsama ko na kasi sasabay ko rin naman ang paghuhulog niyan sa pansit. Ito yung ating chorizo made from UK. Tapos ito yung bell pepper. Ito yung ating hiniwang mga atay ng manok. Tapos, cabbage, repolyo, celery, tapos yung bawang at sibuyas. Ito yung chicken nating pinakuluan. Nihintay-hintay kong lumambot ng konti. I mean, lumamig ng konti bago ko himayin. At mag-uumpisa na tayo ng pagluluto. Okay. So guys, himayin naman natin yung chicken. Saan nyo, may gloves ako para malinis. Okay. Dali lang ito himayin. Medyo mainit pa pero... No. So, medyo kukuha tayo ng lagaya ng tinik. Oh, sorry. Madulas ang ating... Okay. Yan, may na natin. Init. So, init-init pa, guys. Init-init pa. Okay, guys. Tapos na nating himayin. Ito na ang ating chicken na panghalo sa pansit. So, wala nang mga buto yan. So, masarap ng kainin pagka walang buto. Okay guys, umpisahan na natin ang pagluluto. Na mantika sa kawali. Mainit na yung ating kawali. Munting mantika lang. Ito na ang ilalagay ang ating bawang. Ayan. Namatay. Ayan. Nagluluto tayo ng pansit sa pagluluto. Ang gamit yung sandok, yung maaaring yung plastic o di kaya yung kahoy para hindi nakakayod yung ating kawali. Pag ginamitan mo ng metal, yung kawali, metal to metal, magkakaroon ng gas-gas. Hindi natin nakikita pero humahalo sa pagkain yung napakaliit na mga metallic debris na nakakayod ng metal na sandok. Nakapag-ahoy lang. Yan, shake tayo. Yan, medyo brown na siya. Tapos ito guys, yung atin namang sibuyas. Yan. Lutuin lang nating mabuti ang ating sibuyas na magkulay ano siya, parang transparent. Masarap na pagluto ng sibuyas. Okay. And guys, medyo kaya natin yun yun, medyo luto na, brown na rin. So, lalagyan na natin ang ating pinakahilaw na ingredients, itong atay ng manok. Kasi yung chicken natin, ano yun eh, napakuluan na yun, luto na yun eh. At miya-miya na yun, lulutuin muna natin yung atay. Ayan.
Haluin ulit natin, guys. Halu-haluin hanggang sa maluto. Ayan. Hindi paluto yan. Mamaya lalagyan natin ng konting patis yan. Para mamaya masarap yung ating pansit. Tatakpan muna natin, guys. Takpan muna natin para mabilis. Okay, guys. Check natin. Ayan, lagyan natin ng patis. Ayan, bago yan, mamaya haluin, halu-haluin. May patis ng lagay na natin ang ating chorizo. So, luto na rin to, pero mas maganda tong nami-mix para yung katas niya mabango, sumarayo dun sa mga ingredients natin. Ayan. Mia-mia lang, ilalagay na rin natin yung yung chicken, ilalagay na natin. Pero meantime, lagyan, takpan muna natin ulit. Okay, guys. Balik tayo. Okay, lagay naman natin yung chicken. Babango na. Dami na itong sahog. Sarap na ito. Lagi pag nagluluto ako, guys, parang napaparami. Pero okay lang. Okay, andyan na yan. Ayan. Ayan, pagka nasangkot-sakot na yan, ilalagay ko na yung mga gulay. Lulutuin muna natin to, yung masasarapin muna natin to sa sambutsa. Yan. Tatakpan natin ng mabuti ulit. Okay, guys. Okay, guys. Haluin ulit natin. Ilan na rin natin. Haluin natin. Nagmamantika na siya. So, malapit na yan para lutong-luto yung ating mga meat at saka natin ilagay yung mga gulay. Another 5 minutes pa. Guys, lalagyan natin ng asin. Lalagyan natin ng asin. Konti lang. Tapos lalagyan natin ng kaunting toyo. Konti lang din. Konti lang naman yung nilagay nating asin, so hindi yan naalat. Tsansahan lang ako, guys, kung magtimpla. Kakabisado mo na yung ginagawa mo, wala nang sukat-sukat, pampatagal lang yan, no? At kumbaga ano to, anong bang tawag sa paglulutong ganun? Tsansahan, tsambahan. Okay, lalagay na natin ang ating mga matitigas na gulay, gaya nito. Carrots at saka bago beans. Malalambot na susunod yung mga repolyo. Ayan. Haluin natin. Ayan. Daming sahog, ah. Mas marami pa yata yung sahog kaysa sa pansit, ah. Baka karning may pansit ito. Mainit. Ba yung cut holder ko rito. Ayan. Takpan natin ng ilang minuto at ilalagay na rin natin niya ang repolyo. Okay, guys, lalagay naman natin ang repolyo. Repolyo. Ayan.
ugasan ko, nakalimutan ko kung naugasan ko na. Naugasan ko na lang. Sigurado. Ayan. Ayan. Kailangan na, no? Huwag lang masyadong maluto yung mga gulay ng durog para magkapano crispy pa yan. Anuin na natin. Ayan, sandali lang yan. Lalagay na rin natin yung celery. Ayan, daming gulay na ito. Daming sahog. Tapos yung ating bell pepper. Ayan. Tapos hahaluin ko na ito. Ayan. Tapos luto na tayo, guys. Nagpapakulo na lang. Iniinit ko na lang yung pinaglagaan ng manok kanina. Kasi doon natin luluto. Doon ko luluto yung pansit. Ayan. Takpang ko lang ito ngayon ng ilang minuto. Tapos okay na yan. Okay guys, ito, haluin ulit natin. Hindi pa naman masyadong lutong-luto yung gulay natin, pero tama-tama lang yan. Papatay na natin ang apoy na ito kasi yung init niya, yun yung luluto doon sa gulay. At pag pinabayaan natin ito, pangit naman na ang gulay ng pancit mo ilata. Ganyan lang yan, oh. That's it. Isasalin ko na to sa malaking kaldero, tapos dito tayo magluluto ulit ng pansit. Papatayin ko muna, guys. Okay guys, tapos ko nang isalin. Ito naman yung pinaglutuan ko ng kanina ng chicken. Pinagpakuluan, yan yung isasabaw natin. Sindihan ulit natin. Hey guys, sasalin ko naman dito yung pinagpakuluan. Init ah. Tama lang yan. Mamaya, matutuyo yan. Sisip-sipin niya ng pansit. So, hintayin lang natin na kumulo yan, guys. Dito kasi kanina, pinakulo ko to. Wala tong asin. Magawin ko, hindi asin lalagay ko. Toyo para medyo dark ang ating pansit. Tinikmang ko yung pansit yung guys, matabang pa rin eh. Kaya tamang-tama lang talaga yung pagkakalagay ko. Yan, the dark. Tapos ilalagay ko na yung mix ito, bihon tsaka kanton. Yes, ito yung ilalagay natin. Super Q, siguro isang kilo to, ito, isa rin, pares ka, pares tag kalahati, half kilo, half din, so, okay, yan, kumukulo na. Iba, pagka naggagawa ng ganito, nilalagyan ng chicken cubes yan. Mas masarap. Binasag. Binurog ko lang guys sa gitna. Binasag ko. Guys, tagal ko na. Isang ko na. Ayan.
Mamaya guys, matutuyo din yan. Ganyan lang yan sa umpisa. Unahin natin tong bihon kasi mas matigas to dun sa kanton. So yung kanton, pre-cook na yun eh. Pre-cook. Pinarito yan. Guys, halu-haluin, durog-durogin. Kayo mag-alala guys, hindi yan malalata. Nasubukan ko maraming beses yan, hindi yan malalata. Matubig lang siya, pero maya-maya mawala yan. Lalagay ko lang ating tansit-tanton. Bubuhos ko na ito guys. Tapos ihahalo natin mamaya yung ito nating gulay. Ayan. Habang inahalo-halo mo yan guys, habang inahalo-halo, ayan, naninipsip na ng tubig yan, mawawala na yan. Ayan. Kailangan hiwalay ang pagluluto ng gulay at saka ng itong mga pansit. Ayan, yung bihon natin, ito na. Tumita natin ang ating spider na sandok. Marami siyang ganito. So, ang kamot. Luluin natin ng mabuti. Okay, ayan. Kita niyo. Paubos na ang tubig. Wala na. Takto lang yan. Pagkaluto niya, tuyo na ang tubig. Ayan. Tapos, timplado na rin yan. Hindi ko lang pinakita kanina, pero tinimplahan ko na yan. Sakto na yan. Ayan. Oh, kabango hanggang ngayon, naamoy ko pa yung chorizo na inalo ko. Naamoy na sa buong bahay. Ano mabango? Ayan. So, tuyo na. Wala na ang tubig, oh. Ito mo. Wala na. Sakto lang. Ayan. Kunin natin ang ating gulay. Itatabi natin dito para halo ko. Bubuhos ko na guys ha, ang ating mga gulay. Ayan. Halo na lang yan. Halo, halo. Mainit. Ayan. Properly mix lang to. Haluin na lang ito ng mabuti. Tapos na tayo. Daming sahog. Sarap. Eh, perfect. Ayan. Dami. Sarap. Buti na lang, malaki-laki itong kawali. Ayan. Ayan. Sarap na siyang tingnan, no?
Okay guys, medyo matabang lang to, pero pwede nyong lagyan ng patis. Mamaya kalamansi, may lemon dyan. Okay guys, tapos na tayo, kakain na lang. Pansit na yan. Tikman natin guys ang ating nilutong pansit. Sarap. Tikim lang to, konti pa lang yan. Mainit pa eh. Ito lang. Sarap talaga ang pansit pag may atay. Atay, tsaka yung chorizo. See you guys. Kakain muna ako. Sarap.